Ito yung makabagong traffic signal systems na ginagamit sa Europe, sa Spain, sa Portugal, sa Poland, even sa Mexico. So ito yung ina-apply natin ngayon sa Metro Manila. So ano po yung mga mahalagang features nitong bagong signalization system natin? Unang-una, sensorize ito. Padating pa lang yung sasakyan, alam na, nabibilang na. Pangalawa, kung walang load, nakukuha rin. So magi-green yun. Pangatlo, intelligent yun. Nagkakakonekta-konekta yun. At may capability in ito yung CCTV na pan-tilt. So makikita mo mamaya, maging yung kapaligiran ng simbahan ng Quiapo, nandito na ngayon. Yung Quirino Grandstand, kasama yun ngayon. Lahat ng underpasses natin mahalaga sa EDSA, kasama rin. Sir, bukod po dun sa inaasahan natin, mas magiging maayos ang daloy ng trapiko, palagay nyo magiging daan ito para magkaroon naman ng disiplina yung ating mga drivers o ating mga motorista dahil dito sa bagong sistema ito? Kasama na rin yon, kasi unang-una, may plate recognition. Yung technique, madaling ma-apprehend kung sino ang violators. So bahagi rin yon disiplina ng ating mga drivers. So ano pang mahalagang bagay ng naidulot nitong signalization, kasi siyempre ang proyekteng to umabot ng 296 million. So paano ang magiging malaking pakinabang ng publiko? Pag disaster, pag may calamity, ito yung gagamitin natin. Alam natin kung saan yung baha. Alam natin kung saan dapat umiwas. Maging pag may mga aksidente, alam natin kung saan re-responde. So hindi gaya dati, matagal nang may aksidente, hindi pa natin alam. So isang bagay yon. At pangatlo, malaking tipid ito dahil fiber optics tayo. Hindi tayo magbabayad monthly ng telephone line. At saka ang alam ko, sir, gagamit kayo ng bagong LED, matipid yes, sa kuryente. Tama. So ito po ay pinag-aralan ng husto ng MMDA. Matagal pinag-aralan. May pag-aaral din ng Seoul Institute na tumulong sa atin. So ito nga yung kinalabasan. Meron pong, ito po yung first phase. Ano first po yung phase? Bubuuin ng second phase? 455 kasi yung intersections ng Metro Manila. Ang first phase na 5 intersections pa lang. So pag nabuo yun, siguro yung kabuoang area ng Kalakhang Maynila na. So ano po yung magiging bago? Abong Metro Manila na. So in-expect natin na magiging ganito na lahat. Pero ngayon, first phase pa lang. So 85 pa lang. So all in all, magkano pong aabutin ang proyekto? Kabahagi pa rin po ba yun dun sa 296? Ante, yung 296, ito na yung first phase. Dito sa 296, 295 point something, may tipid din tayo rito kasi hindi kasama yung building . Pero naipatayo natin yung building kahit hindi kasama sa original costing. So pagtatayong ito, sir, may direct diba ba sa inyo si Pangulong Aquino tungkol dito? Kailangan, kasi i-modernize na natin yung ating traffic management system. Hindi po pwede yung manual tuwing uulan. So yun ang ginawa natin. Para makaabot tayo dun sa ranggo ng Singapore, Hong Kong, Kuala Lumpur, maging sa Tokyo. Okay, maraming salamat. Alam namin busy kayo, salamat, sir. Salamat po kay MMDA Chairman Francis Tolentino. Kanina po ay sinagawa rin yung unveiling para po dito sa new MMDA Command and Control Center. Kasama na rin po yung launching traffic signalization system. Si Pangulong Aquino po ay nasa lugar, dumating na dito sa lugar at inaasahan pong magsisimula na ang nasabing proyekto. Yung pong unveiling kanina ay nakita pong nakasulat dito yung tungo sa maayos, disiplinado at makabagong Metro Manila. Asahan ng MMDA na mag-optimize ang traffic flow sa Metro Manila, tataas ang road travel speed sa buong rehiyon. Thank you very Ilan much. Ilan po sa mga bagong traffic lights, lalo na yung sa mga strategic intersections, ay gagamit ng light emitting dahil ito LED at lalagyan na po ng CCTV cameras. At ito yung sa motor MMDA. Ang proyekto pong ito ay nagkakahalaga ng 296 million pesos. Kanina po,
natin kay MMDA Chairman na Francis Tolentino. Sinabi po niya na isa pa rin po sa mahalagang bahagi nitong Traffic Signalization Center, itong bagong MMDA Command and Control Center, doon po doon sa ating disaster, mabilis na disaster response. Kasi makikita na daw po yung sitwasyon ng buong Metro Manila kapag sa panahon ng malakas na ulan o pagbusang ulan o bagyo. Once again, His Excellency Benigno S. Aquino III, please be seated. Good afternoon, everyone. Welcome to the launching of the new MMDA Traffic Signal System and Command Control Center. We may now call on the chairman of the MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, Honorable Francis Tolentino, to give his welcoming speech and overview. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ating minamahal na Republika ng Pilipinas, President Benigno S. Aquino III, mga minamahal na miyembro ng gabinete, City Mayors of Metro Manila, Members of Congress, mga gobernador na naririto, I see the Governor of Bohol, the Governor of Bataan, mga kababayan, magandang hapon po. Sa loob po ng 14 na taon, buong tiyagang ginamit ng MMDA ang SCATS. Ito po yung Sydney Coordinated Adaptive Traffic System. Luma na, pero pinagtiyagaan. Ang sistema pong ito ay naging paksa ng palagian at paggastos na pagkasira at pagsasaayos, lalong-lalo na kapag tagulan. At dahil po ito ay umaandar lamang sa analog communication link, ito ay nalapit na tiyak ng pagkalaos dahil mabilis na rin ang hindi mapigilang pagmarcha ng digital age. Matagal na rin panahon, pinapangarap at inaasam dito sa MMDA na sumulong sa paggamit ng makabagong digitized system sa tulong ng modernong teknolohiya. Ngayon, dumating na po ang ating pinakahihintay. Sa wakas ay handa na tayong pagsilang publiko gamit ang isang upgraded traffic signal system. Nakuha natin ang sistemang ito dahil sa pakikipagtulungan ng DPWH, Seoul Institute, Department of Energy, Indra mula sa Spain at ng MISCOR. Taglay ng makabagong traffic signal system na ito ang lahat ng digital na kalamangan kaugnay sa tinatawag na superior fiber optic connectivity, flexibility at adaptability, kasama na rin ang hindi mapantayang husay. Para sa publiko, mangangahulugan ang proyektong ito ay pinabuting kaligtasan, mas maayos at mabilis na daloy ng pedestrians, commuters at mga sasakyan, at ang pagkakaroon ng well-coordinated signal routes. At dahil na rin sa pagbabawas ng mabigat na daloy ng trapiko na araw-araw natin nasasaksihan, ay ang pinabilis na oras na pagsaklolo sa mga naaksidente kagaya po kaninang umaga, at mababang fuel cost at carbon emissions. Makakatulong din ang sistemang ito kung may kalamidad o pagbaha. Nasa likuran po natin ang magiging tanggapan ng MDREAM-C. Kasabay din karoon natin ang isang bagong metro base na siyang pagbabahaya ng bagong sistemang ito. Isang makabagong command and control communication center na magiging sentro ng pagmumonitor ng mga kalsada, daloy ng trapiko at yaong mga taong gumagamit ng mga kalsada sa Kalakhang, Maynila. Ito ang siyang gusaling kinatatayuan natin ngayon. Parang bonus na lang po itong building na ito. Taus-puso namin pinapaabot ang pasasalamat sa ating mahal na Pangulo sa lahat ng sumuporta sa proyektong ito, maging ang Indra ng Spain. Ang gawaang ito ay nagpapatuloy pa rin po at inaasahan natin magdadaan pa ng 3 karagdagang phases na ating kukumpletohin sa kasalukuyang administrasyon. Para po sa amin dito sa MMDA, ito po ay isang pangarap na ngayon ay natupad na. Para po sa Kalakhang, Maynila, marami po mga Metro Manila mayors na naririto, ito ay isang napakalaking hakbang tungo sa muling paggawa, muling pagkatha at pagbabagong anyo ng Metro Manila bilang isang makabago, higit na kaaya-aya, world-class
at ika nga'y sustainable na kalunsuran. Distinguished guests, ladies and gentlemen, there's no turning back anymore as we are ready to switch on. A promising, intelligent, data-driven future lies ahead of us. One that is more real-time, accurate, intelligent, factual, evidence-based in the way we serve our people. Doing so can also develop the habits of good citizenship, such as obeying laws and observing traffic rules, road courtesy, respect and cooperation among neighborhoods, communities, and local governments. Karangalan ko pong umpisahan ang pag-switch on para ipakita po kung ano ang taglay ng bagong sistema, ng sistemang ito. Para ayaw ata. Faster, quicker, and real-time incidents that would perhaps
That was very impressive. Round of applause. For. And now when we call again, MMDH Honorable Francis Tolentino to please introduce our guest of honor. Mga kababayan, ang atin pong panauhing pandangal, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Binigno S. Aquino III. Maganda nga po mabuhay lahat. Chairman Francis Tolentino, Secretary Mario Monteo, Secretary Sonny Coloma, Congresswoman Sol Aragones, Congressman Bolet Banal, Congressman Winnie Castelo, Congressman Abel Garcia, Mayor Junjun Binay, Mayor Lenin Loretta, Mayor Tony Calixto, Mayor Jimmy Fresnedi, Mayor Joey Medina, Mayor Gia Gomez, Mayor Herbert Bautista, Mayor Maribel Eusebio, Governor Ed Chato, Police Director General Alan Parisipa, private partners of the Metro Manila Development Authority, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko, mga kababayan, magandang hapon po muli sa inyo lahat. Siyempre, pagkarating ko dito, sabi ko, Francis, saan ang galing itong building na to? Savings raw pala. Ako, masinop talaga ating chairman at nakita ko pa. Sino kaya kaibigan dito ni Bea? Si Francis, si Junjun o si Bistek? Anyway, alam po na marami sa atin ang kasaysayan ng jeepney. Mula sa surplus ng Amerikano nung ikaliwang digmaang pandigdig, ginawa itong pampaserong sasakyan ng mga Pilipino. Daig pa nga po yata ang jeep, dinaig niya si Dracula. Dahil ilang pagkamatay at pagkabuhay na ang dinaanan ng mga sasakyan ito. At hanggang sa ngayon po, palagay ko po ay may makikita pa tayo pumapasada na nung brand new po siya, si MacArthur po ang dumarating sa Pilipinas. No. Palagay ko lahat naman tayo nakaranas na na yung sasakyan na ni Francis nung panahon namin sa college ay brand new. Sabagay, mga isang dekada pa lang kami nag-graduate, nasa karsada pa rin. No. No. Hindi rin po may kakaila sa ating mga Pilipino kapag nagkaroon ka ng sariling kotse, talagang buong sikap mo itong alagaan. Dahil hindi naman mura ang presyo ng sasakyan. Gagawa ka ng paraan para pahabain ng pahabain ang buhay po nito. Ito nga lang po ang nabuo nitong problema ngayon. Dahil dumadagsa ang mga bagong sasakyan at ang mga luma naman ay hindi nagre-retiro, parami ng parami kulong po puno sa ating mga kalsada. Nitong 2013, umabot na sa mahigit 2 milyon ang rehistradong sasakyan sa National Capital Region. Ang resulta, matinding traffic, hindi lang po sakit sa ulo ng mga biyero. Ang dulot dito, apektado rin ang ating ekonomiya dahil sa sinasayang nitong oras, pera, gasolina at pagkakataong maging produktibo na umaabot sa halagang halos 2.5 bilyong piso kada araw ayon po sa NEDA. Alam po niyo yung 2 million na sasakyan, 7.6 million total registered vehicles sa Pilipinas. So roughly about 26%, close to 30% of all vehicles in the Philippines are plying the NCR's route. Okay. Ang kasaganahan dapat sana ating nang makamit ay tila naiipit din sa gitna ng traffic. Mulat sa pool pa lang po ay katuwang na natin ang MMDA sa paghahanap ng solusyon upang maibsan ang traffic sa Kamaynilaan. Iba't ibang usapin at konsepto na po ang umusbong. Ang isa po rito, dagdagan natin ang mga kalsada. Pwede nga hong elevated gaya ng mga flyover, sunken tulad ng mga underpass. Ang sabi, pwede nga naman itong mapaluwag ang trapiko. Yung nga lang, dahil sa lumalago ng ating ekonomiya, dadami rin ang mga sasakyan at mahirapang sabayan ang paggawa ng mga bagong kalsada. Sa totoo lang po, para doon sa SLEX-NLEX connector, binili ulit ng gobyerno yung tinatawag na air rights ng PNR na ibinenta na dati. Okay.
Bakit po natin binili yung air rights? Dahil lalagyan po ng elevated portion, yung karsada, eh kung hindi po ating hindi tayo in possession of these air rights, hindi natin pwede lagyan. So meron ka ng upgrade na tinatawag, yung ground level, may under, no, may over. Eh baka wala na ho tayong paglalagyan kung magiging flyover upon flyover upon flyover. No, baka mahilo na ho at baka kailangan na oxygen yung ating mga lalakbay na kababayan. Excuse me po. So yung nga po, no, hindi natin pwede paabutin na patong-patong na flyover o pailalim ng pailalim dahil yung basement parking baka may limitasyon rin po yan. May isa pa pong kaisipan. Hanggat walang maasahang rapid transport system, public rapid transport system na tayo ipapatayo o palalawakin na magsisilbing alternative ng vehiklo tulad ng ating pong LRT Line 1 South Extension, LRT Line 2 East Extension, MRT Line 7 at pupunuin lang din ng mga sasakyan ang mga daan dahil wala nga pong alternatibo. Ang kailangan naman nating isaalang-alang dito, agamundok na gastos at tagal na panahon bago ito magawa at mapakinabangan. Okay. Patuloy po natin pinag-aaralan na mahakbang na magpapaginhawa sa daloy ng trapiko, lalo na po sa Kamaynilaan, kasabay ng mga inisiyatibang ating isinakatuparan. Tingnan po natin ang Metro Manila Integrated Transport System para hindi na makipagsiksikan ng provincial buses sa EDSA, magkakaroon tayo ng mga terminal sa mga bungad ng Metro Manila. Panalo po ang lahat dito. Layunin itong paluwagin ang traffic sa Kamaynilaan at pabilisin at gawing mas ligtas ang biyahe ng mga bus. Bukod pa ito sa mga inisiyatibang katuwang ang iba pang mga ahensya tulad ng Uniform Ticketing System, Track Ban, Flood Control, Rerouting at Road Reblocking. Kung isa-isayin pa po natin ang listahan ng mga nagawa ni Chairman Tolentino, baka senyasan na rin po tayo niya at sabihin tama na po. Alam na natin lahat ang mga nagagawa ni Chairman sa po ng ating Metro Manila Council at iba pa mga katuwang na ahensya. Nagtitipo po tayo ngayon hapon upang ilunsad ang isa pang inisiyatiba upang tugunan ang hamon ng traffic sa Kamaynilaan, ang new traffic signalization system na magkakaroon ng tahanan sa isang, napapansin naman po nyo, makabagong command and control center. Parang first time ako nakapasok ng MMDA facility na bago. Lalo na pag tinignan natin yung mga pumping station. Alam mo nyo, dinalo nga namin yung pumping station, parating tinitignan ko, sabi ko, ito kaya mga gumawa nito mga pump na to ay nakatayo pa mga kumpanya? O talagang, ito tayo lang sa Pilipinas ang magaling talagang masinop mag-alaga ng gamit. Matagal lang wala yung kumpanya gumawa, tumatakbo pa rin yung mga makinarya. Anyway po, phase 1 pa lang po ito na nagkakahalaga ng mahigit 295 million pesos. Masusi po natin inilatag ang mga susunod pang hakbang na kukumpleto sa proyekto kung saan target natin matapos ang pinagdulo phase 3 sa taong 2016. Baka po may magtatanong, bakit ang baguhin ang lumang sistema sa pamamahala ng trapiko? Alam po nyo, nasa 14 na taon na po ang sistema ng pangkomunikasyon ginagamit ng pamahalaan para sa signalized intersections sa Metro Manila. Kaya naman, marami sa mga nagkagamitan nito, tulad ng mga computer para sa tinatayang 424 intersections, ay nasagad na ang gamit at kinakailangan ng palitan para maging kapaki-pakinabang. Hindi pa kasama rito ang palyado ng traffic lights at loop detectors na sa halip na maging instrumento ng kaayusan at kaligtasan ay nagiging sanhipa ng kapahamakan kung minsan. Yung digitization na binabanggit, ay marapit po tayong equipment na analog na hindi nung ma-accommodate ng ating telcos. Okay. May mga, tsaka siguro may computers pa ba kayo dito, ano, floppy disk na literal, na, tsaka printer na dot matrix na, anyway, palagay ko meron pa rin, may nakita nga ako kung mga ilan. Pinuntahan natin yung Francis Tusano, integrated terminal sa dispatch, dot matrix pa nga. Tsaka color po yung kanila monitor, green. Buti lang ho, malinaw yung mata na nag-ooperate. May mga paunang hakbang na tayong naisagawa tulad ng ilang traffic lights na may countdown timer na ngayon. At inaasahan natin madadagdagan pa yon. Hatid dito ang impormasyon
At ngayon, sa ilang lokasyon ay kalkulado na ang bawat segundo bago muling gumalaw ang trapiko o kung kailangan ka na huminto. Ang resulta, mas epektibong sistema. Ilang ulo na kaya ang napalamig nito sa daan? Ilang aksidente na kaya ang ating napigilan? Kasabay po ng pagpapabuti natin sa mga mekanismong direktang gumagabay sa mga motorista, tinututukan din natin ang mas malaking sistema ang kokontrol sa lahat ng mga ito. Ang makabagong Command and Control Center pong ito ang magsisilbing utak sa pag-monitor at pagkilos ng MMDA sa masusing pangangasiwa ng sitwasyong pantrapiko at magiging pangkalamidad at pampublikong seguridad. Bukod sa mas mabilis na teknolohiyang pangkomunikasyon nito, kaya nitong pangasiwaan ang mahigit sa 400 na intersection sa Kamaynilan. Kabilang sa makagamitang kaakibat nito ay ang upgrading ng traffic signal facilities sa 85 prioridad nating intersections, kasama na ang installation ng 25 CCTV cameras sa mga strategikong location. Francis, tinitingnan ako ng pinsang kung si Mayor Oreta ng Malabon. Sana kasama rin sila doon sa 85 priority. At may traffic rin po sila galing Caloocan. Ulitin ko lang po, unang bahagi pa lang po ito ng proyekto at sisikapin nating dagdagan at paunlar rin pa ang makagamitan ito. Bibilis at mas magiging tsak na po ang ating pagresponde sa kalye. Halimbawa, kung nakita sa CCTV camera na puno ng sasakyan ng isang kalsada at maluwang naman sa kabila, maaaring kontrolin mula sa Command and Control Center ang tagal o bilis ng pag-ilaw ng green at red lights sa mga intersection upang mapaluwag ang mga daan dahil magiging mas efficient ang pagdaloy ng trapiko. Sa madaling salita, makakatulong ang bagong sistemang ito sa MMDA upang mas mabilis at mas angkop na makapagbigay aksyon tungo sa mas maliwalas na daloy ng trapiko sa kalansangan. At hindi lamang nito mapapaginhawa ang biyahe't kalakal sa Kamaynilan, mapapaigtin din ito ang seguridad at kaligtasan ng mamamayan. Naniniwala pa rin po tayo sa mga komplikadong problema tulad ng traffic sa Metro Manila. Ang pinakamainam na solusyon at nakaayon ay dapat nakaayon ang pondo, kakayahan at panahon na mayroon tayo. Sa pagtugon sa traffic, ang kailangan natin ay isang epektibong sistema kung saan mas magiging proactive po tayo kaysa reactive lamang. Sa isyu pa lamang ng traffic, nakakaideya na tayo na sa hirap ng trabaho ng MMDA. At sa kung papaano sila nagsisikap upang makapaghatid ng pagbabago sa Metro Manila. Malungkot nga lang po, kapag nagkakaroon ng traffic, agad na buntunan ng sisi ang MMDA. Buti na lang po't may taga-timon ang MMDA, na ulitin natin, tulad ni Chairman Francis Tolentino. Nakayang-kaya po ang mga problemang to. Kita naman po nyo, itim pa ang buho, malago pa. No? Sa kabila ng kanyang dambuhalang responsibilidad at kabit-kabit na tungkulin, kailanman ay hindi siya nagpatinag sa anumang hamon sa ahensya. Lagi siyang kargado ng pasensya at parang laging naka-full tank sa sigasig at enerhiyang makapagatid ng serbisyo sa kanyang kapwa at bandila. Sa panahon ng kalamidad, kahit pa sa labas ng Maynila ay nasasaksihan din natin ang wagas na serbisyo ng mga taga-MMDA. Noong bagyong tulad ng Pablo at Sendong, isa sila sa mga nakibalikat para makalap ang mga katawan ng nasawi sa trahedya. Miski wala po yan sa job description ng MMDA, yun ni Chairman Tolentino, buong pagkukusa pa rin nila itong ginawa para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. At papasalamatin ko rin po ang Metro Manila Council sa pag-a-adapt nyo ng ating mga kababayan at mga bayan at lungsod na nasa Lanta, lalo na ni Yolanda. Sa kabila ng kanilang paglilingkod, may mga narinig pa rin tayong insidente kung saan napapagbantaan o napapahamak ang ilang kawani ng MMDA. Ngayon na po siguro ang panahon at pagkakataon upang muli nating iangat ang kultura ng pagkakilala at pagtanaw ng utang na loob. Kaya naman kay Chairman Francis Tolentino at sa buong puwersa ng MMDA, ako na po ang magpapabot sa inyo mula sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Ay naman natin, ipapaalala ko lang din po. Natatraffic din po ako. Kahit pa may estimated time kada biyahe, naglalagay pa rin ako ng allowance
dahil sumusunod tayo sa batas trapiko at tumaayon din sa kondisyon ng kalsada. Tulad ninyo, ang ibig sabihin din po sa akin, ang green ay go at ang red ay stop at hindi go faster. Okay. Kahit may pribileho po tayong maging prioridad sa daan, pinipili ko pa rin hindi gumamit ng wangwang. Alam kong hindi lang pansariling oras ang mahalaga, kaya nagbibigay daan tayo at nirerespeto ang oras ng iba. Pero hindi po ibig sabihin yan na ipinapasa na natin ang pribileho ito sa iba. Kasi alam po nyo, wala pa rin pong lisensya ang sinuman na pairalin ang utak wangwang at maghari-harihan sa daan. Ang pakiusap po sa ating mga kababayan, sana naman ay magkaroon tayo ng disiplina sa daan. Kahit paminsan natutukso tayo dahil na rin siguro sa init ng ulo o sa inip sa kalsada, huwag sana nating itong gawing dahilan upang baluktutin ang batas o lusutan ng sistema. Para rin naman ito sa kapakanan ng bawat isa sa atin, di po ba? Kaya di kotse ka man, di motor o tumatawid lang sa pedestrian lane, sumunod na wa tayong lahat sa mga pa. Huwag na nating hayaang mahuli pa tayo ng opisyal o ng kamera at humarap sa parusa bago matutong sumunod sa batas at sistema. Alam po niyo, madalas, hindi naman nung ganun kadalas, pero marami na rin ang pagkakataon kami po ay naghihintay ng pagpalit ng ilaw, pula, dinakahinto kami. Nung go na ho kami, ayaw ho huminto nung aming katapat sa intersection. At may mga araw na sabi ko, kailangan yata ako na rin manghuhuli dito dahil head naman tayo of the executive department. So yun po ang ibig ko sabihin pag sinabi, hindi po natin pinapasa yung pribileho natin. Sana po kung kaya natin sumunod, lahat naman tayo dapat yata ay sumunod. Gaya po ng sinabi ko, nasa last 2 minutes na tayo ng ating paglalakbay upang marating ang malawakan transformasyon ng lipunan. Ngayon pa lang, naipakita na natin na kaya ng Pilipinong lampasan ang mga dambuhalang pagsubok at nararating na rin natin ang mga hangarin noon ay nakala natin imposible. Tara na po at sulitin ang pagkakataong ito. Sa bansa nating iarangkada ang Pilipinas mula sa daang matuwid, diretso sa daang maliwala, sagana at maunlad. Maganda ka po, maraming salamat sa inyo. Atin niyo pong narinig ang naging pahayag ni Pangulong Aquino kung saan sinabi niya na napapanahon na nagawing modernize ang pagbibigay ng daloy ng trapiko dahil hindi daw po biro ang bilyong pisong nawawala sa kasaganaan ng pamahalaan o ng bansa dahil daw po sa masikip na daloy ng trapiko. Again, dapat daw kasing kasabay na epektibong solusyon sa trapiko ay ang pagpapalakas ng mass rapid transport system tulad ng LRT Line 1, South Extension, LRT Line 2, East Extension at MRT Line 7. Gitman ng Pangulo, patuloy kasi yung pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang na magpapaginhawa pa sa daloy ng trapiko kasama na nga dito ang Manila Integrated Transport System para hindi na po magsiksikan ang mga provincial buses sa EDSA. Mahigit 2 milyon daw po kasi mga sasakyan ang nakarehistro ngayon dito pa lamang sa National Capital Region kaya hindi mo daw po maiisipan ang talagang sobrang daloy ng trapiko. Nais pa rin ang sinabi pa rin ng Pangulo sa kanyang talupati kung saan ang traffic signalization, yung huling bahagi po ng proyekto ay matatapos daw po sa taong 2016. Habang magsisilbing utak naman daw po sa pag-monitor at pagkilos ng MMDA ay ang bagong Command and Control Center na kanina nga po ay pinapurihan ni Pangulong Aquino at sinabi niya ito daw po ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa isang modernong gusali ng MMDA. At dito nga daw po mamamonitor ang sitwasyong pantrapiko, ang pangkalamidad kasama na ang public security. May kakayahan po kasi ang control center na makita ang pinakadaloy ng trapiko sa Metro Manila at magagawa niyang baguhin ang traffic signal sa mga lugar kung saan masikip ang daloy ng trapiko o meron naman pong lugar na magaan ang daloy ng trapiko. Kanina nga po sa panayam natin kay Chairman Francis Tolentino,
isa pong malaking bahagi ng bagong traffic signalization system. Yung makikita daw po nito at saka traffic command center ay makikita na po niya yung lawak ng Metro Manila kung saan po sa panahon ng kalamidad makikita kaagad kung aling area po ang bumabahana ng labis dahil sa malakas sa pag-ulan at kung mayroon naman pong bagyo na sa gayon daw po ay agad magpapadala ng tulong. At kanina nga po, sinabi ni Chairman Tolentino, isa po sa mga makikita na rin ni Pangulo Aquino sa bagong Command and Control Center, yung magiging daloy ng trapiko, lalo po't meron pong mahalagang selebrasyon na gagawin sa Manila City. Ito po yung pista ng itim na Nazareno. Nauna na nga po kasi pinahayag ng Malacanang yung maayos na dapat na paglalatag ng seguridad at sistema para sa maayos na daloy ng trapiko dahil doon po sa inaasahang milyong deboto na pupunta dito sa Manila City. Sa pahayag pa rin po ni Pangulo Aquino ay sinabi pa rin niya na muling nagbabala rin po na huwag naman daw pong gamitin yung paggamit ng sasakyan at yung magiging alisin na daw po yung paggamit pa rin ng wangwang at irespeto po ang oras ng iba pang motorista dahil maging daw po siya, alam naman po ng publiko na maging si Pangulo Aquino sumusunod sa daloy ng batas ng trapiko. Kasunod nito, pinapurihan naman po ng Pangulo ang lahat po ng bumubuo ng Metro Manila Development Authority dahil daw po sa serbisyong ibinibigay sa publiko at naging katuwang ng pamahalaan sa daang matuwid, diretso sa daang maaliwalas. Bago po dumating si Pangulong Aquino, ay pinangunahan na po ni MMDA Chairman Francis Tolentino so we have yung pong unveiling itong bagong MMDA Command and Control Center. Kasama po like ni MMDA Chairman COO, Francis Tolentino yung iba pong mga mayor dito po sa ginanap na unveiling nitong naturang Rosali. Ang nakalagay po dito ay ang bagong MMDA para sa isang disiplinado at ng Metro Manila. Samantala kanina naman po ay nakapanayan po natin ang senior consultant ng INRA na si Jonathan Aguirre upang ibigay po sa atin yung pumahalagang features nitong new traffic signalization system. Kasama na rin po yung bagong command and control center ng MMDA. Mga kasama po natin si Jonathan Aguirre, ang senior consultant ng INRA. Magandang araw po. Good afternoon. So, kwentuhan niyo naman po kami dito about sa traffic signalization system at itong bagong control and command center ng MMDA. Yes. Well, basically, this project of the MMDA involves the command and control center, what you see here, and 85 major intersections in Metro Manila. This is just the first phase, which covers about 20% of more than 400 intersections in Metro Manila, no? And what we did here is to basically upgrade the controllers, the traffic controllers in these 85 intersections, and centralize the control of these in this control center. Included there are 25 high definition CCTV. Which are different from the old system that MMDA used. Again, these are all part of the first phase and there will be succeeding phases. Saan po nakalagay itong mga bagong traffic system na ito, especially yung CCTV, na merong CCTV cameras? Well, the initial phase is concentrated on the main thoroughfares. So you have EDSA, you have Ortigas Avenue, España, Ross Boulevard, so those places around the airports. So yun yung priority that was given to us. So we installed in these locations, and you know, I think in the other intersections we'll be installing more in the next phases. Okay. Alam ko isa pa ring mahalagang feature nitong bagong signalization system, yung paggamit nyo ng LED. Tama po ba yon? Yung para makatipid sa kuryente ba? Yeah, well, the LED is actually existing already with MMDA, no? We did not change really the lanterns here, if we are pertaining to yung lanterns. Existing na yan sa MMDA, it's their initiative talaga. And what we did is just to reuse these existing LED, which are, in truth, they really save more energy.
So ito na yung newest technology for the lanterns, traffic lanterns. Ito, ang Pilipinas pa lang nito or meron na kayo ibang country na napagamitan na ganito at nakita nyo kung gaano ito ka-effective? Well, our system, what we implemented, has been implemented in Spain, in our case, Colombia, Brazil, and a lot of other countries. So mostly in Europe and Latin America. And now we have the opportunity to show, you know, this solution dito sa Philippines, sa Manila. So paano po inaasahan ng ating mga motorista, especially mga motorista, yung pagiging epektibo nitong bagong traffic system? Yeah. Well, just to clarify, this will not automatically solve the problem of Metro Manila, no, in terms of traffic. This is just part of it. Because it will allow MMDA to actually closely monitor what is happening on the roads. They are able to control yung mga intersections from this command center real-time. They also get real-time traffic data. And they're able to adjust the timings of the controller. So you will be able to give more green time to the direction that is needed. So again, these are all automatic because of the sensors that we put on the road to detect the volume of vehicles. So basically, it will help MMDA monitor and enforce traffic properly. Especially yung mga aksidente nangyayari. Correct. Quicker response time for them kasi makikita na nila. And with the new cameras, very, very high ang resolution. So malinaw, even the plate numbers sa mga sasakyan, kitang-kita. Itong 296 project, million project na ito, mga ilang buwan ho ba natapos ito? Well, siguro it took, you know, over 6 months, no, the project, because we had to coordinate a lot of other things. Now we are almost complete, a little fine-tuning on certain things, but practically the system is there. Yung second phase po, kailan natin inaasahan masisimulan? Well, nasa MMDA po yan. So we are also waiting for them, but as I heard, this is already in the works and they are planning for it because the idea is to complete and replicate this system for the entire Metro Manila. Okay, thank you, sir. Thank you. Si Mr. Jonathan Aguirre, ang senior consultant po. Kanina naman po ay pinangunahan thank ni you. MMDA Chairman Francis Tolentino yung pong unveiling nitong 296 or 95 million peso new a command and control center. Kasama na rin po yung ginawang paglulunsad ng new signalization traffic system kung saan nga po ay nakalagay dito yung tungo sa maayos, disiplinado at makabagong Metro Manila. Kasama po ni MMDA Chairman Francis Tolentino, ibang alkalde ng Metro Manila at si DOST Secretary Mario Mentejo. Samantala, nais po natin kanina po si Pangulo Aquino pagkatapos po ng event doon sa second floor nitong command center, nagkaroon po ng pagkakataon si Pangulo Aquino. Nalapitan po yung ating mga kasamaang mga empleyado po at tauhan ng Metro Manila Development Authority na nasa labas po ng building na naghihintay sa kanya kung saan personal din po niya.